Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong Sabado ng hapon ay simula na ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ating mabuting balita ngayon, nagsisilbing paalala ang mga salita ng ating pong Hesus Nazareno, ang pagpapadala at pagsugo ng Espiritu Santo, isang tanda ng katotohanang sa ating mga buhay, hindi tayo lumalakad at naglalakbay ng mag-isa. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Apuri sa Diyos, sa kaitaasan. Apuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang aking kabulihan. Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa sa kadakilaan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus at ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupa ang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupa ang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yung tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal,
Idambana ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayo lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y suma sa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay din kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y suma sa Ama, kayo'y suma sa akin at ako'y suma sa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayong Sabado ng hapon ay ituturing na nating bahagi ng araw ng Linggo, araw ng pagpapasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin at kahilingan, araw ng pagdedebosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno.
at bilang pagkilala sa kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa atin, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nakikita ba natin ang Diyos na gumagabay sa atin? Kung babalikan po natin lahat ng naranasan natin sa buhay, no? Dalawang mahahati lang naman natin siya sa dalawang uri, no? Una diyan yung mga bagay na tayo lang ang nakakaranas, no? Mag-isa nating nararanasan, mag-isa nating pinagdaraanan, mag-isa nating ginagawa. Siguro marami sa atin, no, pagkatapos ng nakakapagod na araw ng pagtatrabaho, yung ating mga day off, gusto natin mapag-isa tayo. No, pupunta kung saan, maglalakwatsa, mamamahinga. O minsan, meron tayong mga problemang tayo lang ang nakakaunawa. Na tayo lang ang daraan noon. Dahil hindi lang nasa sa atin yung solusyon o tayo mismo yung naghahanap ng solusyon, pero ito'y problema na tayo lang siguro yung nakakaalam. No? So sa isang banda, naroon yung mga karanasang tayo lang, no? Mag-isa. Pero kung tutuusin, hindi lang naman ganun ang buhay. Dahil yung pangalawang uri ay yung kasama natin ang iba. At kung tutuusin, mas matimbang yun, no? Nung nasa sinapupunan tayo ng ating mga ina, may kasama na agad tayo. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang ating ina na nagbibigay ng nutrisyon habang tayo'y nasa sinapupunan. Iiiri tayo, no? Depende kung sa ospital ka pupunta o inabutan sa bahay, no? Kung sino man yung nagpaanak sa ating ina, no, kailangang nandun siya. At siguro kahit o kasama nun, mas maraming mga bagay at mas matitimbang yung mga bagay na may kasama tayo. Kahit naman sa paglalakwatsa, no, lalong-lalo na yung mga pamilyado na o yung mga may mga barkada, hindi ba't mas masaya kung kasama natin ang ating mga taong mas malalapit sa atin? O kahit naman sabihin natin may mga problemang tayo lang ang nakaaalam, hindi ba't mas nakagagaan ng kalooban kung may kasama tayo, may karamay tayo? Hindi man nababatid ang kabuuan ng ating mga pinagdaraanan, pero yung may magsasabi lang ng tama o magbibigay lang ng payo. O minsan, kahit walang sasabihin, sasamahan lang tayo. Mas nakagagaan ng kalooban. Itong bahagi po ng ating buhay ay hindi malayo sa ating poong Jesus Nazareno. No? Naranasan na niya ang magkaroon ng mga kasama sa kanyang paglalakbay at sa kanyang misyon. Pumili siya ng mga apostol, itinatag niya ang simbahan, may mga pangkat na sumusunod sa kanya na hindi niya tinuring na alipin kundi mga malalapit na kaibigan. No? Hindi lang naman trabaho yung ginagawa ng ating pong Jesus Nazareno. Minsan tinatawag nga siyang lasinggero at nakikisama sa mga makasalanan dahil may mga bahagi ng kanyang kwento na siya'y nakikipag-inuman, nakikipagkainan sa mga taong nakilala niyang kaibigan. May mga bagay din na kanyang pinagdaanan na mag-isa lang. Naramdaman niya ang kalungkutan nung siya ay nagpakasakit sa krus. Nawala yung mga kasama niya. Siya lang ang iniangat. Subalit, naging punto rin ng konsolasyon sa kanya na may nakiramay sa kanya hanggang sa huling pagkakataon. Kaya siguro po alam niya yung pakiramdam ng nag-iisa, naglalakbay sa buhay ng nag-iisa. At siguro, hindi malayo sa ating pagninilay.
na mas ikinaglulugod niya na sa lahat ng pagdaraanan natin, tayo'y may kasama. At ito po ang kanyang ginawa. Ipinadala niya ang Espiritu Santo sa atin. No? Hindi man siya aabot ng 2023. No? Namuhay siya. Higit 2,000 taon na ang nakaraan. Subalit dahil sa pagpapadala ng Espiritu Santo, kahit wala siya, kahit ang tanda ng kanyang presensya ay ang simbahan, ang ating mga bahay dalanginan, ang ating mga dasalan, ang ating mga imahe, sa atin pong araw-araw na pamumuhay, naniniwala tayo na hindi niya tayo iniiwan at pinababayaang mag-isa. Pero nasa sa atin na po yun, nakikilala ba natin ang Espiritu Santo bilang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay? Kapag ba may mga mahalagang desisyon tayong ginagawa? Humahanap tayo ng kanyang gabay? Kapag ba may mga pinagdaraanan tayo? Idinadala natin sa panalangin. Nasasambit natin yung mga gusto nating sabihin sa Diyos. Hinihiling natin yung mga gusto nating hilingin sa Diyos. Kapag ba naiipit tayo, hindi natin alam kung paano tayo magpasya. Hinahanap ba natin ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ng sagot? Mga kapatid, huwag sana nating malimutan na hindi pinapako ng ating mahal na Poon ang kanyang pangako na hindi tayo mag-iisa sa buhay. At ang kinakailangan lang ay kilalanin, hanapin, sundan ang siyang gumagabay sa atin. Ang siya ring nagbibigay sa atin ng konsolasyon. Ang siyang nagpapaalala rin sa atin na ano man ang mangyari, nariyan ng Diyos. Mawala man tayo sa landas, tatawagin niya tayo pabalik sa Kanya. Magkaroon man ng mga bagay na hindi natin inaasahan, naririyan pa rin siya. Dahil naniniwala tayong ipinadala at kasama natin ang Espiritu ng Katotohanan. Subalit kaugnay po nito, mga kapatid, na dahil tayo'y ginagabayan ng Diyos, hindi ba't nararapat din na tayo rin ay magsilbing gabay at karamay ng ating kapwa? Dahil kung tutuusin po, sumasa atin ang Espiritu Santo. Simula pa lang ng misa, yun na yung katotohanang ipinahahayag natin pag sinabing sumain nyo ang Panginoon. No? Hindi lang po ito opening remarks, hindi lang ito pagbati. Ito ay katotohanan, simula't simula pa lamang na nasa sa atin ng Diyos. At malay natin, tayo'y nagsisilbing biyaya sa iba. Minsan tayo ang mga sinasagot na panalangin ng Diyos para sa iba. Kaya po ang pananampalataya natin hindi nahihiwalay sa tawag na mahalin, gabayan, samahan ang ating kapwa. Hindi lang yung mga mahal natin sa buhay, pero yung mga kasama natin sa lipunan, sa komunidad, sa pamayanan. Ang hinihingi ng Diyos dahil tayo'y binigyan ng gabay ay maging gabay din sa iba. Ang maipakita sa kanilang kabutihan, ang maituro sa kanilang tama at maging halimbawa para sa kanila. Kaya naman nakita natin sa unang pagbasa, yung mga apostol ipinadala sa iba't ibang dulo ng mundo upang maging tanda ng presensya ng Diyos. Upang ipalaganap ang kabutihan niya, upang maging saksi sa kanyang presensya. At sabi nga sa 2 pagbasa,
yung mga magtatanong sa ating pag-asa, ang sagot natin, wala nang iba kundi ang poong Hesus Nazareno. At sana tayo rin ipakita natin na sa pamamagitan ng ating kabutihan, ipinahahayag din natin na ang pag-asa ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya hingin natin sa pagpapatuloy ng banal na misa na sana'y lagi nating makilala ang Diyos na gumagabay at sumasama sa atin. At sa pamamagitan nito, maging karamay, maging kasama rin ng bawat isa sa paglalakbay ng buhay. Mahal na po ang Hesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos amang bukal ng Tanang Grasya at magsumamong dinggin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pare, diakono at mga pinunong laiko upang sa tulong ng Espiritu Santo mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tularan nawa ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawani ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tunghayan mo ng iyong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatili nawang bukas ang aming puso, natupdin ang iyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Amen.
puso namin hihintayin pagpapala na amin hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinapagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupang tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suba sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo, ating tinatanggap upang maging kasama natin sa buhay. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako tina. Di na mag-iisa mga ngamba, sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagi sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Bansang aking sinugo, huwag masipayo at huwag suko. Kayo'y pangungunahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako't wina. Kailan pa may huwag mabahala, pagkat kapiling ako.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard at Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahan, magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay, na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magandang hapon po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa isap ng araw.